Alam ng aking BFF na itago na lang natin sa pangalang Laura, na mula ng kanya akong makilala ay never akong nagkaroon ng GF. Kaya alam niya na ako ay still V. Yun ay dahil sa pagiging mag-BFF namin, maging ang pagkakaroon nila ng something ng kanyang BF ay hindi niya na ililihim sa akin. Hanggang sa si Laura mismo ang nagsabi sa akin na ang bagay na iyon. Hindi nais ng ilan pero gusto ng nakararami. Pag nagkaroon ng pagkakataon ay ireregalo niya sa akin. Isang umaga dumaan ako sa bahay ng isa sa aking tropa. Nang umagang iyon, nag-iipon ako ng tropa para lumaro ng basketball. At naisip kong puntahan ang kapatid ni Laura. Pero nang dumating kami kina Laura, si Laura lang ang nandoon. As in pati sina tita ay wala doon at ewan ko ba. Dahil bigla ko na lang naalala ang kanyang sinabi na ereregalo sa akin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Grade 1 pa lang ay kilala ko na si Laura. Hindi ko siya naging crush pero hanggang sa nakagraduate kami ng elementary ay siya ang aking naging kasangga sa lahat ng school subjects. Alam niyo na, isa ako sa mga estudyante na hindi biniyayaan ng matalinong ulo. Marami akong magagandang kaklase noong elementary. Pero syempre dahil bata pa ako noon, na-notice ko lang kung para saan ang kagandahan at kagwapuhan ng isang tao noong magsimula akong magkagusto isa sa aking kaklase. Yun ay dahil sa kanyang taglay na ganda. Itago na lang natin sa pangalang Angie, ang unang babae na siyang aking nagustuhan at ang unang nakaalam noon si Laura. Si Laura ang aking kaklase na madalas kong pagsabihan o pagkwentuhan ng mga bagay na hindi ko masabi sa aking magulang. Bukod sa pagpapakopya niya sa akin ng assignment, noong kami ay mag grade 4 to grade 6, ay nasa kanya ang ilan sa aking notebook para punan ang aking mga hindi nagagawang sulatin. At kung makailang ulit nga, nainisip ng aming mga kaklase na meron kaming something, lalo't noon ay uso na ang sulatan para sa kanilang mga crush kuno. Hindi ko lang alam kung manhid ba ako dahil sa kabutihan niyang iyon sa akin ni minsan ay hindi ko inisip na meron siyang gusto sa akin. Na kahit mismo ang aming mga kaklasing lalaki at ilan sa babae ay nakikitang merong gusto si Laura sa akin. High school ay iisa pa rin kami ng school na pinasukan. At doon ay mas naging makabuluhan ang aming pagiging mag-BFF na hanggang sa kung minsan nga pag tinatawag namin ang bawat isa ay BFF na. Second year kami ng unang magkaroon ng boyfriend si Laura. At syempre, ligawan portion pa lang ay alam ko na ang bagay na iyon. Ang totoo niyan, tinanong pa ako ni Laura kung dapat raw ba niyang sagutin ang maniligaw niya o hindi. At dahil kilala ko rin naman ang lalaki, naisa rin naman sa madalas naming kalaro sa basketball ng tropa. Sabi ko, okay naman yung lalaki. At mukhang mapagkakatiwalaan at may itsura din naman. Noong maging si Laura at ang lalaki, na itago na lang natin sa pangalang Francis, medyo naging madalag na ang pag-uusap namin ni Laura. Lalo na pag nasa labas ng school. Dahil maging ako na alam ni Francis na BFF ni Laura at unang nakakilala kay Laura ay kanyang pinagsisalosan. Third year high school kami nang maghiwalay si Laura at Francis. Pero bago sila umabot sa hiwalayan ay naipagtapat sa akin ni Laura na bago sila nag-break up ni Francis ay merong naganap na milagro sa kanila. Di umano noong yayain siya ni Francis sa kanilang bahay. At syempre, naitanong ko kung bakit at paano.
Eh, sabi, dahil wala raw tao. Ako naman ang mga oras na iyon ay hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ko. At doon nga ay sinabi sa akin ni Laura na bakit wala raw siyang nakikitang babae na aking nililigawan. Paano daw ako makakapuntos kung ako ay pahina-hina? Sabi ko naman, ay darating at darating sa akin ang pagkakataon na iyon. Lalo pat alam ko naman sa aking sarili na may taglay din akong kagwapuhan. Marami ang nakakakita sa pagiging close namin ni Laura. At ang ilan doon ay sinasabing ayaw lang daw naming aminin na magjowa talaga kami. At noong ding araw na iyon ay sinabi sa akin ni Laura na pag merong pagkakataon ay ereregalo niya sa akin ang ginawa nila ni Francis. Ako naman ay napasabi ng, oh, totoo? Oo naman, ikaw pa ba ay malakas ka sa akin eh. Ang katagang tumatak sa aking isip, lalo na yung kanyang ereregalo sa akin, ay para bang gusto kong itanong na kailan naman kaya. Hanggang sa pagdaan ng araw, natapos ang aming pagiging third year high school at pumasok ang taon para naman salubungin ang fourth year ay akin ang nakalimutan dahil sa isip ko, hindi naman kami magjowa. Bakit niya gagawin yun? Hanggang sa ayun nga at makagraduate kami ng high school. Nag-aral ako ng college na tatagal ng 2 taon. Samantalang si Laura naman ay tatagal ng 4 taon. Magkaibang school kami dahil di hamak na mas may kaya ang kanilang pamilya kesa sa akin. Ako naman kasi, yung ate ko lang ang merong trabaho. Samantalang si Laura na aking BFF, both of their parents ay merong maayos na trabaho. Ang totoo niyan, maliban sa BFF ko na si Laura at tropa ko ang kuya niya, pag napunta ako sa kanila, eh laging okay ang food trip. At si Laura bilang aking BFF, madalas damay ako sa kung anumang pagkain meron siya sa school. Even sa panglilibre sa kantin na dapat ay ako ang gumagawa. At sa tuwing magkikita kami ni Laura, dahil nga magkaiba na kami ng school, madalas niyang tanong, eh kung meron na raw ba akong jowa, eh di wala. Dahil wala naman talaga. Hanggang sa ang sinabi sa akin ni Laura na kanyang ereregalo sa akin, na sa tagal ng panahong lumipas ay akin ang nalimutan, ay bigla ko na lang naalala sa isang tiyempong pagkakataon at kung paano. Umaga noon, hindi ko lang sure kung anong araw at bakit wala akong pasok. Napadaan ako sa court namin sa loob ng subdivision. Merong mga dayo at dahil kami ng tropa ay lumalaro din naman, naisipan kong puntahan isa-isa para ayain. Inuna ko yung sa gawing ibaba ng bahay namin. Pero iisa lang ang nakuha ko at pangalanan na lang nating Paul. Dahil malaki ang ambag ni Paul sa kung paano ako nagkaroon ng asawa. Dalawa sila doon na halos magkapit bahay. Pero wala yung isa. At pagdaan nga ulit namin ni Paul sa court, wala pa rin kalaban yung mga dayo. Naisipan kong puntahan namin yung kapatid ni Laura na tropa din pero hindi siya kilala ni Paul. Si Paul kasi ay mekaniko sa isang malapit na talyer sa lugar namin. Pero pagdating namin sa bahay ni na Laura, ang akala ko walang tao. Nakailang tawag na kasi ako at kinalampag ko na rin ang gate. Wala talaga. Pero noong paalis na kami ni Paul mula sa second floor, ay tinawag ako ni Laura na nakapangtulog pa at mukhang kakagising lang. Wala daw siyang kasama dahil umalis si natita at kasama ang kanyang kuya. At kung anong oras ang balik ay hindi rin daw niya alam. Pinapasok niya kami at dahil kakagising lang ni Laura, nag-aya siya ng almusal, sakto, dahil kapilang ang aking tinapos ng umagang iyon. At habang lumalantak kami ng pancake, nang mapatingin ako kay Laura ay bigla na lang sumagi sa aking kokote ang sinabi niyang
pag nagkaroon ng pagkakataon ay ireregalo niya sa akin. E nato ang kasama ko si Paula. At dahil close kami ni Laura, lumapit ako sa kanya noong nagliligpit siya ng aming pinag-almusalan. At sabi ko, kung natatandaan pa niya yung kanyang ireregalo. Napangiti lang si Laura at dagdag ko pa, kung pwede ngayon. Tumango si Laura. At dahil pag nagkataon ay iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko para akong kinabahan. Tapos sabi ko kay Laura ay papaalisin ko lang yung kasama ko at natawa na lang si Laura. Hindi na ako mapakali noon dahil sa excited ko. Niyaya ko nang umuwi si Paula at suminyas ako kay Laura na babalik ako. Nagpunta kami ni Paul sa basketball court at sabi ko antayin niya ako doon. Pero after 30 minutes at wala pa ako, ay mauna na siyang umuwi sa akin. Di ayun nga, halos magkandara pa akong bumalik sa bahay ni na Laura na may halong panginginig habang ibinibulong ng paulit-ulit sa sarili ang salitang eto na yon. Sa second floor ay natanong ko si Laura na naghihintay. Dumiretso na raw ako at huwag nang maingay. To be honest, nataranta talaga ako sa kung paano magsisimula. At siguro nainip si Laura kaya ayun, kanya nang inunahan. Lumabas ako ng bahay ni na BFF na daig pa ang napalaban ng dalawang ulit ng limahan sa basketball. At noong araw na iyon ay nasabi ko sa sarili ko na walang duda, lalaki ako. Inamin sa akin ni Laura na hindi naman raw niya gagawin ang bagay na iyon kung hindi niya ako mahala. Kahit alam niyang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya, na-touch naman ako doon. At marahil, isinilang kami sa ibang version ng mundo, kaya hindi nagtugma ang tibok ng aming mga puso. Dagdag pa ni Laura, masaya raw siya na siya ang nakauna sa akin at syempre, dahil kanya raw akong pinagod, sabay naman kaming nagtanghalian bago pa ako tuluyang umuwi ng bahay. Baka kasi sa dadating ng kanyang mga magulang, kung ano pang isipin. Sa nangyaring iyon ay hindi kami naging magjowa ni Laura. Ayaw ko siyang lokohin at paasahin dahil lang sa kayang-kaya niyang ibigay ang ganoon sa akin. Hindi naman nagbago ang pagiging mag-BFF namin. Pero ang minsang papel gunting bato, kailanman ay hindi na naulit pa. Kahit may mga pagkakataong pwede naman sana. Siguro naisip din ni BFF na ang magmahal, hindi sapat na kaya mo lang ang magbigay.